Ayan mga kabady. Ito yung ano, linang. Ang ganda ng linang, no? Magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Meron pala tayo ano dito, pre, papasagi. Oo, oh, yan, land preparation mga kabady, para sa palay. Ayan yung tractor, pre, oh. Aircool. Aircool. Nasaan? Dilakad. Dilakad siya, no? Oo, dinidisakay. Days mga kabady. Pagsalang ng lupa para mabulok yung mga sukal, tapos kakayo rin ng papasadahan ng paleta ng ilang beses, patuntun at saka pahalang, para yung mataas na parte dadali sa mababang parte, kasi pagka hindi maganda yung preparation ng lupa, matatalo ka. Gawa ng pagka yung mababang parte, pag pinatubigan mo yon, halos ganun yung palay, kakainin siya ng kuhol. Mga kabady, yung sa mataas na parte naman, pag hindi maayos yung preparation ng lupa, sisingaw yung damo. So pag hinagisa mo siya ng fertilizer, aagawin nung damo yung fertilizer na para sa palay. Tsaka hindi malakas lumaki yung palay pag nasa mataas na area. Kaya kailangan yung land preparation natin ay maganda, patag, para kalat yung tubig, nakabalansi yung tubig na para sa palay. Di ba, free? Yes naman. Yung pampapatag dyan, yun, yung paleta. Kasi yung gamit nila mga kabady, manumano dilakad. Yung ginagamit kasi namin, yung disakay, nakasakay ka lang. Mas ano to, mas pagod. Tsaka ito yung ano dati, yung sinauna. Sinauna. So ngayon medyo ano na, nag-upgrade na. Nakapag-upgrade mga Pilipino na nakaisip ng disakay. Saya ganun na yung ginagamit namin ngayon mga kabady. So ito mga kabady, si Nanay. Nay, ano po ang pangalan niyo, Nay? Maxima po, natibidad. Ako naman po si Mark Joseph Kunanan po. Nung nag-aaral po ako ng kwan, kasi anuhan ko pa ng panahon para makapag-aral lang sa kwan. Sa bukid po, ano? Opo, sa pag-aalaga sa bukid. Okay po. Para i-share ko naman po sa mga kasama ko, ganun. Kung anong pinagbago po nung unang panahon saka ngayon. Kasi po magsasaka dati po ako, ganun. Opo. Tapos ngayon, ang mga natutunan ko ay yung pagpapatubig, yung pagpapatag, pili po ng mga binhi. Kasi noon po, yung pagpipili ng binhi, basta binhi na lang. Opo. Eh ngayon po, may mga variety na. Tama po, tama. May kalidad na binhi kung anong itatanim. Yun po ang natutunan ko dyan. At saka kung paano po ang pag-aalaga ng palay. Ganun po. Opo. Yung so, pagpapatubig. Ang ano po pala sa inyo dito, Nay, kagaya din po sa amin na sabog tanim po. Sabog tanim. Hindi po kayo nagmamanumanong talagang tanim? Ay, hindi po, sir. Talagang sabog. Noon po yun, pero ngayon hindi na po, nagsasabog na lang po kami. Nung araw po, Nay, ano po yung gamit yung makinarya sa pagtatanim ng palay? Nung unang panahon po. Opo, nung panahon. Araw lang po, kalabaw ganun. Kalabaw, manumano po talaga. Manumano po. So ngayon po, ang ginagamit nyo, ano na pong ginagamit nyo ngayon? Yung hand tractor po. Hand tractor na po, ano? Opo. Medyo na-develop na po, ano? At nagka-makinarya na. Opo, medyo gumaan na ang trabaho kasi makina na ang gumagana. Dito po, Nay, sa inyong palayan, ilang hektarya po ito, palayan nyo? 2 in 1/4, sir. So, ilang binhi po ang ginagamit nyo dyan? 8 lang, sir. At kasi yung kwan, kulang ka, sir, pagka kwan, ay. 8 kaban po, natig 40 kilos po yun, ano? Opo. Yung hindi naman po ba, ano yan? Hindi naman po manipis yung sabog nun. Okay lang po, katamtaman sir. Lang opo, po, ano? Katamtaman lang. Kahit tag-araw, tag-ulan po, 8 kaban lang po yung gano'n. Kasi nakaninim din yung pagkain ng ibon po, ay maraming ibon po siya, yung daga, gano'n. Sa preparation nyo naman po, ma'am, sa pagpapataba, paano naman po yung diskarte nyo, ma'am? Eh, pag nagpapatabo po kami, pagkakuan na po, mga 15 days, gano'n, pinapakuanan ko po ng pataba. Para anong pagpapataba po? Ako, yung urea po ay. Parehas lang din po. Gano'n din po sa amin. 15 days ng palay, so unang pataba na siya. Opo, para makabulas po siya. Opo, para makasumintad po yung palay. Opo, ano? Opo. Sa pangalawang pataba niyo naman po, ilang araw? Mga kwan po.
Mga isang buwan at kalahati, 45 days po, ganun. Alas parehas lang din po sa amin. Anong variety niyo pong tanim ngayon? 480, sir. Ah, 480 po. Kinuha ko po doon sa VA po. Ay, po, yung panang arsay po ay. Opo, kaya malaki din ang natutulong kasi nagbibigay sila ng 2¼ hectares niyo, ma'am. Gano po yung inaani niyan? Ay, noon po nakaka-200 din po ako. Ang 200 ka ba po? Okay. Ma-average po ng mga 57 po. Mga 57 dilas. Ano po yung harvest na ginagamit nyo pang harvest dito? Mano-mano po o yung hindi, harvester? Hindi, sir. Yung po? Harvester na po. Harvester na rin po dito sa inyo. Okay. Mga kasama ko pong magsasaka, dapat po mag-aral kayo sa TISDA para mapag-aralan ninyo kung paano ang bagong teknolohiya ng pagsasaka. Ako po ay nag-aral sa TISDA ng 14 days. Nakakuha din po ako ng certificate award na kami ay nag-aral sa TISDA at ng mga natutunan namin ay maigamit namin sa aming palayan. Wow! Ito pa ang uso dito ay. Ito po yung flowing na ginagamit ko. Ipinasak lang po na tubo. Pagkatapos nung may lumabas na pong tubig, hininto na po. Kaya dire-diretso lang po ang tubig. Wala pong makinarya po yan. Walang ginagamit na makina. Dire-diretso na lang po. Ito yung tubig ni nanay, mga kabady. Patubig niya. Grabe, ang lamig ng tubig, oh. Tapos hindi siya tumitigil magbuga ng tubig. Yan ang kainaman dito. Ang galing, no? Ang kainaman pa dyan, nagagamit pa daw nila nanay sa bahay. Naiinom mo po tara. Opo, malinis po yan. Naiinom din po, naiinom. Opo, iniinom po namin yan. Dito kami bumibili ng kwan, mineral. Mas okay. Mineral po yan, maraming nag-iibig po dyan. Ayun, ang galing. Ayan mga kabady, nakakonect na sa bahay nila yung tubig, oh. Ayan may mga PVC. Ang galing! First time ko makakita ng ganyan. Ganyan po? Opo. Ang galing, no? Pag mayroon po kayong flowing na ganito, hindi na po kayo bumibili ng diesel na panglagay sa makina na gagamitin. Diretso na lang po ang tubig nito na ginagamit. Ayan, may balag din si nanay dito, oh. Ano po itatanim niyo dito, nay? Pampalaya po, patulak, saka kuan, upo. Kami naman po, may tanim kaming ano din, ampalaya. Kaso maliliit pa lang po. Katapos magtubigan, garden ulit. Sarap po yung may tanim sa bakod, ano po? Opo, para may payulam ka na, sariwa. Tapos may pangtinda pa, pag sumubra. Opo. Yan lang po ang ginagawa ko kasi wala po akong natapos, eh di magsasaka. Pero malaking tulong naman po at na po. Pagpatapos din. Marangal na trabaho po yung pagsasaka natin. Kung wala po magsasaka, wala po silang kakainin. Wala pong mailalagay sa pagkainan. Nga po. Ay, kaya kung wala pong magsasaka, marami pong magugutom. Opo ah, ito walang pagkukunan. Opo. Kaya nasa magsasaka ang kwan. Ang buhay. Ayan mga kabady, bali si Nanay Maxima Natividad, isa po siya sa mga nag-training at na-i-apply po niya yung kanyang natutunan o yung kanyang nakuwang idea sa kanyang pagte-training. Na-i-apply niya po yung kaalaman niya dito sa kanyang sariling farm o yung kanyang sariling palayan. So ayan, tuturuan tayo ni nanay mga kabady kung paano yung tamang land preparation. Game na game tayo dyan. Gawin sa pagpabilatil para maganda yung tubig niya.
nagkatanim na ng palay, eh hanggang dito lang po. Pagpapanubinhe. Para makasabog na. Yung pagbabawad po ng bine, 24 oras po yun. Kumbaga binabad namin kahapon ng alas 4, ngayong hapon, alas 4 din ang tanggal niya. Iaahon na po. Tapos po, ay pagkaahon po. Pagkaahon po, tatakpan po sa kwan ng dayami para uminit. Para sumibol yung tubo niya. Yun po. Opo, pagkatapos po, hahatiin po ulit yung isang kaban. Ilipat sa isang kwan para makabulas yung tubo. Yun po. Tapos, itutubog po ulit sa tubig. Tapos, iaahon ulit, babasain lang po. Sasabog na po na. Hindi po. Ilalagay po sa kwan, patag. Pagka nakailagay na po sa patag, yun, tatakpan ulit. Tapos kinabukasan na. Bago magpatubig. Eh, paano po na, halimbawa, umulan? Ay, okay lang po naman. At maagas naman po sa kanal niya. Ganun. May kanal po siya. May kanal po yan. Kakanalan po yan bago magsabog. Tatanggalin po lahat ng tubig. Kaya dapat po may exit ng kanal dyan. Kailangan po talaga may exit na kanal palabas ng tubig. Kahit po umulan, pwede po ano? Opo, kasi umaagas lang po dyan. Tapos hindi sinusunog yung dayami. Ang dagdag pataba. Kaya pinubulok po talaga siya. Opo. Inaano po sa, nilulubog po sa tubig. Ano? Opo, pagka na, kung na po, pagka naararo na po yun, naparmal na po, yun, bababaran ko na po ng pagka 15 days po. Lalagyan ko ulit ng tubig para natuyo na yung dayami. Okay. Ganon po. Ayan. Kasi sariwa pa eh, pag di mo na iyan po sa bilad, may bilad yung pan, naararo na palay-palay yung mga basyo. Ganon, mga 15 days ulit yun. So ayan, tutuloy na tayo at papaalam na tayo kay Nanay Maxima. Nanay, maraming maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyo sa pagdalaw sa amin. Okay po, tuloy na po kami. Dito po kami sa medyo malayo pa po ba? Malapit lang sir, yan lang. Dito lang po tayo po, dito lang po. May school. Okay, tuloy na po kami, thank you po. Sige po, salamat din po. Maraming salamat. Bye-bye. Maraming salamat sa inyo. Sana bumalik pa kayo ulit. Okay po. Magbisita kaming magsasaka. Salamat po, Nay. Salamat din po.